Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ng aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay may pagdiwang namin ng may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupain malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Karmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan, ang kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di na makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalita ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang puong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.
Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautosan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip at sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan, at umuwing nagpupuri sa Diyos." Nang gilala sila, at tikib ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay," wika nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo dapat nasisiraan ng loob o nawawala ng pag-asa
sa kabila ng sunod-sunod at para bagang hindi na matatapos na mga problema at krisis na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo dapat tumitigil sa pakikibaka at pakikipaglaban para sa katotohanan at katarungan. Hindi tayo dapat sumusuko upang bigyan ng daan ang pag-iral ng kasamaan sa ating buhay. Ang kailangan natin ay lubos na pananalig sa Diyos at manatiling tapat sa paninindigang gumawa ng tama, mabuti at matuwid. Sapagkat sa bandang huli, dapat tayong nasa panig ng katotohanan, katarungan at kapayapaan sa kadahilan ng hindi tayo kailanman pinababayaan at iniiwan ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay hindi po mauunahan sa kabutihan at kadakilaan. Ito ang kagandahan ng ating pananampalataya na hindi matatagpuan sa ibang relihiyon. Sabi po ng isang profesor sa teolohiya, na siya po ay may aklat na pinamagatan niyang The Church We Love. Ano pong sabi ng may akda nito? Sa ibang relihiyon, ang tao ang naghahanap at humahabol sa kanilang Diyos. Ang tao ang nagpapakahirap upang matagpuan at maabot ang kanilang dinidiyos. Pero sa pananampalatayang Kristyanismo, baligtan, sapagkat sa atin ang Diyos ang humahanap, ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang siya ay matagpuan at maabot ng tao. Diga po, ito yung ating pinaghahandaan. Ang paggunita, ang pag-alaala sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos ay bumaba mula sa langit, naging tao upang tayo'y maibalik sa kanyang piling. Tunay na napakadakila, napakabuti ng ating Diyos. Sa unang pagbasa po, pinahayag ang mga palatandaan na magpapatotoo, no, sa pagdating ng Panginoon upang maligtas ang tao. Anong sabi ni Propeta Isaías? Ang mga bulag ay makakakikita at makarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. At idinagdag pa niya, mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang batis ay dadalong sa ilang. Ang umuusok na buhang inan ay maging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Kaya nga po, hatid ng Diyos sa pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ay iba yung galak at saya. Ang mga tinubos ng Panginoon ay paghaharian ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.
Malinaw na inilalarawan sa atin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos na ang hangad ay ang ating kaligtasan at hindi ang ating kapahamakan. Kung meron mang napapahamak na tao, ito'y hindi dahil sa Diyos. Ito'y dahil sa kanyang kapabayaan at maling paggamit ng kalayaang ating taglay. Ano po dapat ang ating tugon? Pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At ito po ang ating nakita, napakinggan sa mabuting balita sa araw na ito. Sinasabing hindi may pasok ng ilang tao sa loob ng bahay ang paralitikong kanilang dala upang mailapit kay Kristo. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon upang may hugos ang may sakit sa harapan ni Jesus. At dahil dito, nakita ng Panginoon ang kanilang pananalig sa kanilang ginawang paraan upang ang paralitiko ay may harap sa kanya. Hindi lang niya pinagaling ang sakit ng paralitiko, kundi pinatawad pa siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya dito po ay matatagpuan ang dakilang kabutihan ng Panginoong Hesus na ang hangarin ay ang kagalingan nating tao, katawan at kaluluwa. Sapagkat talos niya ang saloobin ng mga taong nagdala sa may sakit sa kanilang paranalig, at talos din niya ang saloobin naman ng may sakit na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan upang malubos ang kanyang kagalingan. Mga kapatid, talagang may mga pagkakataon ng sakit o karamdaman ng tao ay dahil sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga po, kapag tumatawag ng pari para sa may sakit, para magawaran ng maigawad sa kanya ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, ang una agad tanong namin, nakakausap pa ba? Sapagkat bahagi po noong sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, kung makapangungumpisal yung may sakit, mas maganda. Para lalo niyang matanggap. Nandoon ang dasal, ang panalangin para gumaling sa pisikal na karamdaman, at lalo tigit, nandoon ang panalangin na maging malinis ang kanyang kaluluwa. Hindi lamang sakit sa katawan ang diferensya, kundi ang totoo, sakit sa kaluluwa na nauuwi sa pagkakasakit ng katawan. Kaya kailangan ay pagsisisi sa kasalanan at wagas na pagbabalik loob sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang ating katayuan at pangangailangan, at ito'y hangad niyang tugunan upang mapasa atin ang kagalingan, lalo tigit ang kaligtasan. Ngayong Adbyento, matutunan po nawa nating suriin at kilalanin ang ating tunay na kalagayan sa pananampalataya. Nakararanas ba tayo ng sakit sa katawan? Nakararanas ba tayo ng sakit sa kaluluwa? Magawa nawa nating ibigay ang tama at angkop na pagkilos para maging karapat-dapat sa handog na pagliligtas ng Diyos. Tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, at tulad ng paralitiko na itinaya ang kanilang pananalig, pananampalataya kay Jesus. Manalig nawa tayong lubos
sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos na hindi nagkakait ng kanyang tulong at biyaya upang siya ay ating matagpuan at makapiling. Nawa sa ating ginagawang paghahandang ito sa panahon ng Adbento, maranasan nawa nating tunay ang kabutihan ng Diyos na inaalala natin sa kanyang, sa misteryo ng kanyang pagkakatawang tao, ang istorya ng unang Pasko. Taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko. Manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng lahat ng tao sa mundo. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkuling ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan, naway makatagpo ng tunay na kagalingang espiritual, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagpapatawad sa amin ang iyong anak. Nawa, kami rin ay makapagpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa amin. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan. Sa inyo pong gagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. O Diyos, ang mang lumikha, nakikiusap po kami ng mga makasalanan. Ang po ang manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantanang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisan isang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na namuhay dito sa ligdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin yan ang lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sabahin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit. Kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ay po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos na suma sa atin, malapit sa ating piling. Mapapalay kayong manakikibahagi sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso,
Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon.